mga balitang humahataw mula sa iba't ibang panig ng bansa. Hataw Balita Pilipinas. Mahahalagang impormasyon mula sa Luzon. Mga nagbabagang pangyayari mula sa Visayas. At ang mga pinakasariwang aksyon mula sa Mindanao. Hataw Balita Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. Oras po natin, alas 4:38 na po ng umaga. Maayong buntag, Gladys. Maayong buntag, Lalain. Maupay nga aga ug maayong adlaw sa tanan nga naminaw nato karong takna. Salamat sa Ginoo sa bag-ong higayon. Lalain. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikasyam sa buwan ng Hulyo taong 2021. Ako po si Lalain Moreno. Ako naman si Gladys Tuwabi. Maghahatid sa inyo ng mga humahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. 1.1 million doses ng COVID-19 vaccine mula Japan dumating na kagabi. Donasyong bakuna patunay ng malalim na pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan ayon kay Japanese Prime Minister Suga Yoshihide. Hataw Balita. Pubtest requirement sa mga fully vaccinated na pasahero. Ipinauubayan na ng DOH sa mga LGU. Hataw Balita. Worst case scenario sa pagsabog ng Bulkang Taal, pinaghahandaan. Aabot sa kalahating milyong residente kakailanganing ilikas kapag nagkaroon ng malakas na pagsabog sa nag-aalburutong bulkan. Hataw Balita. Pagtakbo ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang vice presidente sa parating na halalan, labag sa saligang batas ayon sa isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution. Kandidatura ng Pangulo bilang vice president dapat umanong questionin agad sa Supreme Court at COMELEC. Hataw Balita. At sa atin naman pong The Legacy Continues, Lolang PDL o Person Deprived of Liberty sa Rizal, napasaya sa pagdalaw ng Members Church of God International. Hataw Balita. Una po sa ating mga humahataw na balita, dumating na kagabi ang mahigit sa 1 milyong doses ng AstraZeneca COVID-19 vaccine na donasyon ng Japan. Pinangunahan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ceremonial turnover ng mga bakuna. Nagpasalamat din ang Pangulo sa pamahalaan ng Japan. Si Fe Gayapa, humahataw. Hataw Balita. Aabot sa 1,124,100 doses AstraZeneca COVID-19 vaccine ang dumating sa bansa dapong alas 9 kagabi sa Villamore Air Base. Ang mga bakuna ay donasyon ng pamahalaan ng Japan ilang linggo matapos inanunsyo ng Japanese Foreign Ministry ang pamamahagi ng bakuna sa Pilipinas. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang sumalubong sa mga bakuna kasama si na Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., Testing Czar Vince Dizon, Health Secretary Francisco Duque III, Senator Bongo at Masahiro Nakata ng Embassy of Japan's Economic Minister. Sa talumpati ng Pangulo sa ceremonial turnover, nagpapasalamat ito sa pamahalaan ng Japan at kay Japanese Prime Minister Suga Yoshihide. I express my heartfelt gratitude to Japan for all of the assistance you have extended to our country during these challenging times. These more than 1 million doses of AstraZeneca vaccine will surely go a long way in our quest for herd immunity. Japan continues to be our strong partner in various development programs. Our cooperation in fighting the pandemic is truly an indication of the deep friendship between our two countries. Sa mensahe ni Prime Minister Yoshihide Suga, sinabi nito na ang donasyon ay patunay na malalim na pag-iibigan ng dalawang bansa.
Ayon kay Secretary Duque, ipamamahagi ang mga bagong dating na bakuna sa mga high-risk areas, kabilang ang mga lungsod ng Iloilo, Davao, Zamboanga at Cagayan de Oro. Bukas, inaasahan naman ang pagdating ng 2 milyon ng AstraZeneca vaccine mula sa COVAX facility at 170,000 doses Sputnik V vaccine na binili ng bansa mula sa Gamaleya Research Institute ng Russia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Fegeapa, humahataw! Hataw Balita! Tinuldukan na ni Health Secretary Francisco Duque III ang usapin hinggil sa RT-PCR test requirement sa mga pasaherong fully vaccinated na contra COVID-19. Ayon sa kalihim, bahala na ang mga lokal na pamahalaan kung uobligahin pa rin nilang magsumite ng swab test result ang mga pasaherong nakakumpleto na ng bakuna. Si Marisol Montaño, humahataw! Hataw Balita! Nasa kamay na ng mga lokal na pamahalaan kung hahanapan pa rin nila ng RT-PCR test ang mga pasaherong fully vaccinated na o nakakumpleto na ng bakuna contra COVID-19. Ayon kay Department of Health Secretary Francisco Duque III, ito ang naging pinal na desisyon ng Interagency Task Force Against Emerging Infectious Diseases sa kanilang pagpupulong. The final agreement there is to give the LGUs the option, to require RT-PCR testing. We will give them the option because they will make their own risk assessment. Sa ilabas ng IATF Resolution Number 124-B noong July 4, nakasaad na hindi na oobligahin ang mga fully vaccinated passengers ng RT-PCR test sa mga pupuntahang LGU. Basta magpresenta lamang ang pasahero ng vaccination card mula sa mga lehitimong vaccinating establishment o Certificate of Quarantine Completion mula sa Bureau of Quarantine. Ngunit naging issue kung papaano ibeberipika ang mga vaccination card. Ayon naman sa kalihim, tinatrabaho na ng Department of Information and Communications Technology ang pagkakaroon ng digital vaccine certification. And by July 31st, their commitment is to be able to upload encode 90% of the total vaccinated individuals. As of July 4, 2,868,905 individuals na ang nakatanggap ng second dose ng COVID vaccine sa bansa. Ginoo ang among gisaligan, pagpangalagad sa katawhan ang gihatagan ng bili. Gikan diri sa Davao City, Marisol Montaño, humahataw! Hataw Balita! Hahanapan pa rin ng negative RT-PCR test result bilang requirement ang lahat ng mga turistang magtutungo sa Boracay Island. Kasama sa obligadong magpresenta ng kanilang swab test, ang mga turistang fully vaccinated na o nakakumpleto na ng bakuna contra COVID-19. Si Ira Pedregosa, humahataw. Hataw Balita! Bagamat nag-umpisa na ang pagbabakuna sa libu-libong tourism workers sa Boracay, nanatili pa rin mahigpit ang safety protocols sa isla. Sa gitna ng usapin kung tatanggapin ng mga fully vaccinated individual kahit walang negative swab test, minabuti ng lokal na pamahalaan na obligahin ang lahat ng mga turistang papasok sa Boracay na magpakita ng negatibong swab test. Ito ay upang masiguro na hindi infected ng virus ang mga papasok sa isla at hindi sila pagmumula ng local transmission. Sa ngayon, bubuo muna ang Aklan Provincial Government ng maayos na sistema para makatiyak na totoo o lehitimo ang mga vaccination card na isusumiti ng mga turista. Marami na kasi ang mga nahuli ng PNP na mga turistang gumagamit ng peking RT-PCR test, kaya posible ring mapepeke ang mga vaccination card lalo't wala itong address at contact number ng holder na pwedeng ma-verify ng mga otoridad. Diyos ang amon ginasandigan, serbisyo publiko ang amon ginauligdan. Halindiri sa Iloilo, ako si Ira Pedregosa, humahataw. Hataw Balita!
Hindi nahahanapan pa ng negative RT-PCR test ang lahat ng mga fully vaccinated na uuwi sa Antique. Kasama rito ang mga returning overseas Filipino workers, overseas Filipinos at mga locally stranded individual na tumanggap ng first and second dose ng kahit anong brand ng bakuna. Kailangan lang ng mga ito na magpakita ng kanilang vaccination card bilang patunay na sila ay fully vaccinated. Ayon kay Antique Governor Rodora Cadiao, malaking tulong ito para hindi na mahihirapan ang mga Antiquenyo na gustong umuwi sa probinsya. Paraan rin ito upang mahikayat ang mas marami na magbabakuna contra COVID-19. Hataw Balita. At sa atin naman pong COVID-19 daily tally, tumaas sa mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa bansa kahapon. Mula sa 4,289 new cases kamakalawa, 5,484 ang nadagdag kahapon. Ayon sa Department of Health, lahat ng mga laboratorio ay nakapagsumite ng datos. Ngayon, 1,455,585 na ang kabuang kaso ng COVID-19 sa bansa. 49,036 sa mga ito ang aktibo o nagpapagaling. 3,925 ang new recoveries. Ngayon, 1,380,899 na ang kabuang bilang ng mga bagong gumaling. Katumbas ito ng 94.9% ng total COVID-19 cases. Tumaas naman ang bilang ng mga nadagdag sa mga nasawi. 191 ang naitala kahapon, pinakamataas sa loob ng halos isang buwan. Ngayon, 25,650 ang kabuang bilang ng mga nasawi. Hataw Balita. Mahigit 20 modular isolation facilities na ang naipatayo ng Department of Public Works and Highways sa Eastern Visayas bilang tugon sa dumaraming kaso ng COVID-19 doon. Si Cyrix Rimanes, humahataw. Hataw Balita. Sa pagtaas ng kaso ng mga nahahawa sa coronavirus disease 2019 sa Eastern Visayas ay ang pagkakaroon ng kakulangan sa isolation facility sa bawat munisipalidad. Dahil dito upang malabanan ang kakulangan sa mga isolation o quarantine facility sa bawat local government sa Region 8 ay naging layunin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagtatayo ng mga modular isolation facility sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Ayon sa DPWH Region 8, mula Enero hanggang Hunyo nitong taon ay 22 modular isolation facilities na ang naipatayo sa rehiyon. May kabuuang 802 bed capacity ang proyekto na pinondohan ng mahigit 200 milyong piso. Matatagpuan ng mga ito sa Tacloban City, Ormoc City, Dagami Leyte, Navalbiliran, Maasin Southern Leyte, Burungan City, Calbayog City, Catbalogan City at Catarman Northern Samar. Ipinahayag naman ni Maria Rosario Malgallo na siyang focal person ng nasabing ahensya na ang mga pasilidad na ito ang inaasahang tutulong na maibsan ang congestion ng mga COVID patients sa mga ospital at anya ay magtatayo pa ang ahensya ng mga karagdagang pasilidad sa mga susunod na buwan. Ginuon ang mag-isasarigan pagpangalagad hakatauhan ng amon giniimportantihan. Gikan din sa Tacloban City, Cyrix Rimanes, humahataw. Hataw Balita. Namahagi ng food pack sa Department of Social Welfare and Development sa 1,000 mahihirap na residente sa Bacolod City. 570 rito ay mga miyembro ng Kadamay at 250 naman ay mangisda na mula sa iba't ibang barangay sa lungsod. Naglalaman ang isang food pack ng mga sardinas, kape at bigas na kayang tumagal ng 1 hanggang 2 araw. Tulong ito ng DSWD sa mga mahihirap na pamilya na lubhang naapektuhan ng pandemya. Hataw Balita. Nananatiling mataas ang aktibidad na naitatala ng FIVOLC sa paligid ng Taal Volcano. Indikasyon ito ng posibleng pagsabok ng nag-aalborotong bulkan. Kaya naman ngayon pa lang pinaghahandaan na ng mga otoridad ang worst case scenario kung saan naabot sa kalahating milyon ang kakailanganing mailikas. Si Aris Silvestre, humahataw. Hataw Balita. 5 maliliit na pagputok sa main crater lake ng Bulkang Taal ang muling naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX. Resulta ito ng paghahalo ng magma sa tubig sa bunganga ng bulkan. Ayon sa PIVOX, indikasyon ito na patuloy ang pag-akyat ng magma mula sa ilalim ng Taal Volcano at ng posibleng malakas na pagputok ng bulkan sa anumang oras.
Kaya naman ang Office of Civil Defense at ang iba pang ahensya katuwang ang mga local government at provincial government naghahanda na sa pinakamalalang sitwasyon sakaling pumutok ang bulkan. Doon sa worst case scenario, with the trigger for implementation ng contingency plan is alert level 4. And ang worst case scenario kasi natin yung violent na eruption. Ano? Sa tala ng OCD, mahigit kalahating milyong individual ang ililikas kung sakaling umabot sa alert level 4 ang bulkang Taal. At dahil may pandemya, mas maraming evacuation center ang kinakailangan upang huwag magsiksikan ang mga evacuee. So yung mga adjacent municipalities po na outside of the 14 kilometers plus 1 kilometer na buffer zone, yun po yung pinipili po namin as evacuation areas. Nakahanda na rin ang mga kailangang pondo at food pack bilang paghahanda sa worst case scenario. Patuloy naman ang pagdating ng relief goods para sa mga lumikas na residente mula sa mga kaukulang mga ahensya ng pamahalaan at sa mga pribadong sektor. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Batangas, Ari Silvestre, Humahataw! Hataw Balita! Naghahanda na rin ng pabahay ang pamahalaan para sa mga apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Taal sa Batangas. Si Christian Lopez, Humahataw! Hataw Balita! Inihahanda na ng National Housing Authority o NHA ang mahigit 900 housing unit sa mga bayan ng Sariaya at Tiaong, Quezon na gagawing pansamantala o permanenteng tirahan ng mga pamilyang apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Taal sa Batangas. Ayon kay Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Eduardo Del Rosario, nagsagawa na ng pagsusuri ang Office of Civil Defense at DILG sa mga housing unit na gagamitin sakaling kailanganin i-relocate ang mga apektado. Pamilya. Sinimula na ng Department of Human Settlement and Urban Development Regional Office 4A ang paglalagay ng kuryente, water supply sa mga housing unit habang patuloy ang isinasagawang profiling ng mga benepisyaryo. Nakahanda ring tumulong ang Social Housing Finance Corporation upang tulungan ang mga pamilyang apektado na may relocate sa ilalim ng Community Mortgage Program. Ayon sa ahensya, nagkaroon na ng kasunduan ang Department of Human Settlement and Urban Development at lokal na pamahalaan ng Mataas na Kahoy, Batangas para sa pagtatayo ng evacuation center. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa dalawa pang bayan sa Batangas upang makapagtayo ng karagdagang evacuation center. Naglaan din ang pondo ang Department of Human Settlement and Urban Development para sa iba pang lokal na pamahalaan sa lalawigan upang matulungan ang mga ito sa relokasyon at pabahay sa mga residenteng apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Taal. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Christian Lopez, Humahataw! At sa ating weather update, patuloy na nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Asahan ang makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Palawan, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Mag-ingat sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa na dulot ng mga pag-ulan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Samantala, walang weather system na namomonitor ang pag-asa na maaaring makaapekto sa ating panahon hanggang sa susunod na 5 araw. Kaya good weather po tayo ngayong weekend. Ang araw ay sisikat ngayong 5:33 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita Pilipinas. Hataw Balita! Pagtakbo ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Vice Presidente sa parating na halalan labag sa saligang batas ayon sa isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution. Kandidatura ng Pangulo bilang Vice President dapat umanong kwestiyonin agad sa Supreme Court at COMELEC. Hataw Balita!
Nakababatang kapatid ng sundalong nasawi sa C-130 plane crash, desidido ring magsundalo sa kabila ng trahedyang kinasadlakan ng kanyang kuya. Hataw Balita. At sa ating The Legacy Continues, Lolang PDL o Person Deprived of Liberty sa Rizal, napasaya sa pagdalaw ng Members Church of God International. Hataw Balita. Patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Pilipinas. Ilang linggo nang sunod-sunod ang pag-ulan sa bansa. At kapag ganitong rainy season, warm and humid ang panahon, which gives an ideal environment for fungi to thrive and cause skin infections. Alamin ang sanhi, sintomas at lunas para sa iba't ibang skin fungi. Manood ng Doctors on TV, Linggo, alas 11:30 ng umaga, dito lang sa UNTV. Hello po sa ating mga health workers. Lagi niyo pong tatandaan na hindi po kayo nag-iisa sa laban na ito. Tulad ko po at ng marami pang may mga kapamilyang sumasabak sa gerang dulot ng virus na ito. Bilang mga frontliners, sama-sama po nating labanan ng takot at pangamba po sa pamamagitan ng bawat isa. Gawin nating kalakasan ang bawat isa laban sa lungkot at sa pagod po. Tandaan niyo po na milyong-milyong tao ang nananalangin at naniniwala po sa napakalaking ambag na binibigyan niyo po para matapos na po ang crisis na ito. Keep the faith sa ating mga frontliners. This too shall pass. Mahal po namin kayo. Kung kayo ay makasasaksi ng isang aksidente, mayroon ba kayong maaaring maitulong? Sa Metro Manila pa lamang, tinatayang 262 vehicular accidents ang naitatala araw-araw. Kalimitan itong nauwi sa iba't ibang mga injury at kung minsan ay may pagkasawi dahil na rin sa kakulangan ng kaalaman sa pagtugon sa emergency. Manood ng Lifesaver upang matuto ng mga paraan ng emergency response nang kayo ay makatulong sa pagsalba ng buhay kung kayo ay bystander sa isang sakuna. Tandaan, mahalaga ang kaalaman at abilidad para sa oras ng kalamidad, ikaw ay Lifesaver! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, seryoso na ang pinag-iisipan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtakbo bilang vice-presidente sa darating na halalan sa susunod na taon. Pero ayon sa isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution, ang posibleng kandidatura ng Pangulo ay labag sa tunay na intensyon ng saligang batas ng bansa. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita. Naniniwala si Atty. Christian Munsod, dating chairman ng Commission on Elections o COMELEC at isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na labag sa saligang batas ang posibleng pagtakbo ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang vice-presidente sa susunod na halalan. Kung pabayagan nila si Presidente to run, that's a backdoor approach to something that is not allowed by the Constitution. Ayon kay Munsod, kung sakaling manalo bilang Vice President si Pangulong Duterte, may posibilidad na maging Pangulo siyang muli kung ang nakaupong Presidente ay magbitiw sa pwesto, masawi o iba pang dahilan na sinasabi sa Konstitusyon. Kung mangyayari, babagsak pa rin aniya ito sa probisyon sa Konstitusyon na nagbabawal sa Pangulo na magsilbi ng higit na 6 na taon. Kasi yung provision na not eligible for re-election should be interpreted also as a prohibition for serving more than 6 years. Ito din ang inaalala ng mga political analyst. Sa resolusyong pinasa ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban, may kalayaan ang Pangulo na mamili ng kanyang magiging running mate kung tatakbo itong bise. Kung sakaling bumaba umano sa pwesto ang vice-presidenteng kontrolado ng Pangulo, magbibigay daan ito upang makaupo siyang muli sa pwesto.
Kaya para kay Munsod, dapat agad na maghain ng petisyon ang mga makakalaban ni Pangulong Duterte sa 2022 elections sakaling tumuloy ito na tumakbo ng vice presidential race. The best way is for other candidates, if they really question it, to be the one to file a petition to the Supreme Court for judicial review once the president files for certificate of candidacy. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita. Maaaring nasa dugo nga ang pagiging bayani o makabayan. Yan ang patutunayan ng kapatid ng isa sa mga sundalong nasawi sa bumagsak na military cargo plane sa Holosulu. Sa kabila kasi ng trahedyang kinasadlakan ng kanilang kuya, nais ng nakababatang kapatid na sundan ang mga yapak nito at maglingkod din sa bayan bilang isang sundalo. Si Wen Fernandez, humahataw. Hataw Balita. Naiuwi na sa kani-kanilang mga probinsya ang 60 ng mga sundalong dumating sa Cagayan de Oro. Hindi naman nawala ng loob ang kapatid ni Private First Class Milmark Angana na si Miriam Angana na ipagpatuloy ang nasimula ng kanilang kuya. Pangarap kasi nito na magkaroon siya ng kapatid na susunod sa kanyang yapak. Sa kabila ng nangyari kay Milmark, ay desidido pa rin ang nakababatang kapatid na tuparin ang pangarap ng kanyang kuya. Suportado naman nilang mag-anak ang desisyon ni Miriam, partikular ang kanilang ina na si Aling Amalia. May mensahe naman si Liami na isa pang kapatid ni Milmark na sana ay palarin sa pagsusundalo ang kanilang nakababatang kapatid. Willing mangaring siyang magsundalo, ma'am. Madayot lang niya po, maningkamot po siya, arong nga kuan, basin sa iya na po, ma'am, nga kuan ng bata. Kayahan ang swerte. Si Milmark ay panganay na anak at nag-iisang lalaki sa kanilang magkakapatid. Ginoo ang among gisaligan pagpangalagad sa katawhan ang gitagaagbili. Gikan diri sa Cagayan de Oro City. Ako si Wing Fernandez, humahataw. Hataw Balita. Patuloy pa rin umaasa ang pamilya ng 25 anyos na si Private First Class Alcide Haurani na makakauwi ito ng buhay sa kanila. Kasama si Private First Class Haurani sa mga sakay ng bumagsak na C-130 plane sa Sulu nitong linggo. Pero hanggang ngayon ay hindi pa natutukoy ang mga labi nito. May indikasyon din ayon sa kapatid nito na buhay pa ang kanilang kaanak. Si Val Villaflor, humahataw. Hataw Balita. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang pamilya Haurani na uuwing buhay ang kanilang kaanak na si Private First Class Alcide Haurani na isa sa mga sakay ng bumagsak na C-130 plane sa Patikol, Sulu. Ayon sa kapatid nito na si Normina Haurani, natawagan pa nila at nag-ring ng 4 beses ang cellphone ni Alcide 4 oras makalipas ang trahedya at saka na lamang naging unattended sa 5th tawag. Kaya pala isipan pa rin para sa kanila kung paanong buhay ang cellphone nito samantalang sumabog na ang eroplano at nasunog na rin ang mga sundalo. Nag-iisip lang kami na kung nasama siya doon sa sumabog or nasunog, bakit yung cellphone buhay? Baka may nakapulot or anuman. Kaya yun lang din ang pinagdarasal at inihiling talaga namin na sana kung merong nakapulot doon sa mga kapatid naming Muslim doon sa Holo, nakita nila si Alcide, sana masauli nila sa amin at mabalitaan kami na andun siya, buhay pa. Ayon sa pamilya, nakahanda nilang tanggapin kung patay na si Alcide lamang ay mailabas sa lalong madaling panahon ang DNA test nito upang wag nang magtagal ang nararamdaman nilang emotional at mental torture. So ang gusto lang namin sana is mapabilis yung DNA test, sir, yung process, kumbaga,
mapabilis pa, alam na namin di na magtatagal tong emotional torture sa amin kung ano ba talaga, anong nangyari. Disease, yung nirelease nilang list ng mga disease, nandun pa ang pangalan ng kapatid ko. Pero hanggat wala pang nilalabas na DNA result, umaasa pa rin kami na buhay ang kapatid ko. Ayon sa ama ng biktima na si Tulang Haurani, si Alcid Anya ang mismong nagboluntaryong magpadestino sa hulo mula Surigao. Nais nito na mapalapit sa Zamboanga upang madalas na mabisita ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi naman napigilang maluha ni Tulang na maalaala kung gaano kamapagmahal, kalambing at kasikap sa pag-aaral si Alcid sa kabila ng kanilang masidhing kahirapan sa buhay. Sabi ko mo, huwag ka na pumunta sa eskwela. Yung army, huwag ka na pumunta sa eskwela. Huwag ka na huwag pamasahe. Punta na lang ako pa, marami akong kakilala. Kabit na lang ako. Yun. Kaya kung naisip ko, niyak ako. Samantala, labis din ang paghihinagpis at pangungulila ng mga kaanak ni Corporal Felix Provido Jr. matapos dumating ang mga labi nito sa Labangan, Zamboanga del Sur. Ayon sa ina ng biktima, nakapagrehistro na si Felix at kasintahan nito sa munisipyo para sa kanilang kasal ngayong buwan. Ang ama ni Felix ay isa ring sundalo na nasawi sa isang engkwentro sa Patikol Holo noong 1994. Dios es nuestro fundamento, damos importancia al servicio público. Desde aquí en la ciudad de Zamboanga, Val Villaflor! Humahataw! Hataw Balita! Inilipat na sa Southern Philippines Medical Center o SPMC sa Davao City ang 4 na sundalong kabilang sa mga nakaligtas sa bumagsak na C-130 plane sa Sulu. Ito ay upang mabigyan sila ng mas komprehensibong gamutan dahil sa nasunog na parte ng kanilang mga katawan. Hataw Balita! Isang bagong bihis na pantalan sa Ilocos Sur na magsisilbing cruise port ng bansa ang pinasinayaan kahapon. Inaasahan namang makatutulong ito upang mapalago ang turismo sa Ilocos Region. Si Toto Fabros, humahataw. Hataw Balita! Pinangunahan ng Department of Transportation and Philippine Ports Authority ang inauguration ng Salamagi Port Expansion Project sa Cabugao, Ilocos Sur kahapon. Ang Salamagi Port ay magsisilbing cruise port ng bansa at inaasahang magpapaunlad sa ekonomiya at turismo sa Ilocos Region. Bahagi ng expansion ng port ay ang konstruksyon ng reinforced concrete platform backup area at reinforcement concrete pier extension na ngayon ay nasa 543 meters na mula sa dating 120 meters na haba nito. Kami po dito sa Ilocos Sur ay natutuwa sa inyong ginawa, sa natin na pagtulungan at naging realidad. Yung matagal ng dream, matagal ho natin. At sa tingin ko, pagkatapos ng pandemya, nakahanda na ho tayo para sa mas maluwag pa na pagpunta ng mga cruise ship dito. We know the impact, the economic impact, employment effect, tourism effect of this port. Magtulong-tulong ho tayo ng sa ganun, mabigyan kabuhayan yung kahulugan ng ating pagtatayo ng puerto na ito. Nagsimula ang rehabilitasyon ng Salamagi Port noong November 2019 at natapos nitong nakaraang Abril. Dios ti sangirmi, serbisyo publiko ti patpatagmi. Manipod San Fernando, La Union, Toto Fabros, huma hataw. Hataw Balita! 29 na individual ang hinuli ng mga otoridad sa Masbate matapos maaktuhang ilegal na nangingisda. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita! 3 fishing vessel ang naaktuhang ilegal na nangingisda malapit sa Hintuturo Island sa karagatang sakop ng Balod, Masbate nitong araw ng Martes. 29 na crew ang nahuli ng makawani ng Philippine Coast Guard o PCG Masbate na gumagamit ng fine mesh net. Ayon kay Coast Guard Petty Officer 2nd Class Saldi Banaria, sakay ng commercial fishing boat na may body markings na FVC Asia na gumagamit ng zipper na ipinagbabawal ng batas. Nung nagpapatrolya yung ating operatiba ng Coast Guard Station Masbate team, namataan nila ito sa vicinity water ng Hintutulo Island, yung tatlo na to. Actually, nagkakailan, sabi ng operatiba, nagkakailan yun. Kasos, yung iba,
nakaano na habang ina-approach nila itong tatlo na to. Troll naman ang gamit sa pangisda ng dalawang fishing boat na FVCA Rachel May at FVCA Baby Earl na mahigpit na pinagbabawal ng Republic Act 8550 o Fisheries Code of the Philippines. Sinasamantala umano ng mga ito ang malakas ang alon at ang sama ng panahon para makapagsagawa ng illegal fishing. Ay sir, parang sinasamantala nila yung ano, yung sama nun. Diba parang may naka anong low pressure. Habang malakas ang ano, dyan nila sasamantala yun. Lalo na itong mga safer sir. Kasi malalaking yun. Oh yes sir, yes sir. So which is hindi naman sila magano kasi alam naman na natin yung mga ano, yung mga tactics na nila na yan eh. Pansamantalang naka-hold sa Masbate City Port ang tatlong fishing boat at hindi makakaalis hangga't hindi nakakapagbayad ng multa ayon sa itinakda ng batas. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, Humahataw. Hataw Balita! Isang higanteng pawika na kabilang sa endangered species ang nalambat ng mga mangingisda sa karagatan ng La Union. Nagpaalala naman ng DNR sa mga mangingisda kung ano ang dapat nilang gawin sakaling makakita o makahuli ng ganitong uri ng pawikan. Si Toto Fabros, Humahataw. Hataw Balita! Aksidenteng nalambat ng mga mangingisda ang pawikan na kabilang sa endangered species sa karagatang sakop ng Barangay Santiago Sur, Cabala Union kahapon. May haba itong tatlong talampakan at tumitimbang na 100 kilo. Ayon kay James Parocha, DNR Wildlife Enforcement Officer, Pedro La Union, isa itong green sea turtle. Pumupunta sila dito sa inland para mangitlog. Pero we are not conclusive with that. Kasi there are also times na these types of wildlife, they become disoriented because of the changing situation of the sea. So may chances talaga na na-stranding sila dito. Sa pagsusuri ng DNR, wala namang sugat ang pawikan kaya agad rin itong pinakawalan sa dagat. Yun lang mga nakadikit na mga, kung tawagin namin sa Ilocano term, yung tarumatim sa Ilocano, yun po yung parasite na pwede pong makasira doon sa pinakakwan ng bahay ng ano ng pawikan. So alam ko may nilalagay doon na mga gamot para mamatay yun at kusang mabaklas. Yun po yung hindi nagawa. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nahuli silang pawikan. Noong May 2020 ay nakahuli din sila ng pawikan na halos kasing laki rin nito. Payo naman ng DNR na pagka nakakita o aksidenteng nakalambat ng ganitong pawikan ay huwag nang hulihin at dalhin pa sa pangpang kung ito'y nakakalangoy naman at walang sugat. Ang green sea turtle ay kabilang sa endangered species na may scientific name na Chelonia maidas. Tumitimbang ito ng nasa 150 hanggang 400 pounds at may haba itong 31 to 47 inches o mula 2 o mahigit 3 talampakan. Dios de Sangirmi, Servicio Publico Tipatpatugmi, Manipod, San Fernando, La Union, Toto Fabros, Humahataw. Hataw Balita! Isang higanteng pawikan din ang pinakawala naman sa bayan ng Gubat, Sorsogon kahapon. Itinurn over ito sa lokal na pamahalaan ng mga mangingisda na nakahuli dito mula sa Barangay Bagakay. Ligtas naman itong naibalik sa karagatan. Isa itong green sea turtle na pinakamalaking hard-shelled na pawikan at itinuturing na endangered species. Hataw Balita! Kulang 33,000 mahihirap na estudyante sa Region 3 ang natulungan ng Commission on Higher Education na makapagpatuloy ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Sa ilalim ito ng kanilang Technical Education Support Program, si Leslie Widem, Humahataw. Hataw Balita! High school pa lang si Mary Ann ang magsimula magtrabaho bilang kasambahay sa Porac, Pampanga. Kahit mahirap magtrabaho ay pinilit rin ni Mary Ann na mag-aral dahil nais niyang maiaho ng pamilya sa kahirapan at makatulong sa mga magulang. Dati po kasi nakikipagtrabaho po. Nakikipamasukan po, naglilinis po ng bahay, ganyan po. Tapos, yun po, pinagpatuloy ko po siya nung pinaaral po ako nung ano, yung amo ko po. Pinaaral po niya ako. Tapos, doon po ako nagkaroon po ng
lakas po ng loob na ipagpatuloy po yung pag-aaral ko hanggang college kasi po sila din po pinupursu po ko na mag-aaral, ganyan po. Nahirapan din po akong pagsabayin yung pagtatrabaho at saka pag-aaral. Walang gadget si Mary Ann para sa kanilang online class at kahit pambili ng pagkain ay hirap pa ang kanyang pamilya kung saan hahagilapin. Nasa ikalawang taon na siya ng kursong BS Social Worker at isa sa benepisyaryo ng Technical Education Subsidy na bahagi ng programa ng Commission on Higher Education para sa mahihirap na estudyante na nagsisikap makapagtapos ng pag-aaral. Ito po yung talagang tinutulungan natin na mga estudyante na talagang gustong mag-aral po, no? Bagamat nangangailangan talaga sila ng tulog. At ito po ay dumaan din sa proseso, no? May application po ito particularly. Meron silang allowances and meron din po, supported din po sila. Sa datos ng CHED Region 3 ngayong taon, ay umabot na sa 32,803 ang mga estudyante na tulungan ng programa. Sobra pong nagpapasalamat po ako kasi po sobrang malaking tulong po sa akin po to. Kasi po kagaya ko po, Aita po, nag-aaral po na hindi naman po ano, parang madalang lang po sa amin yung talagang makapagtapos ng pag-aaral kasi nga po sa hirap po ng buhay. Pero sobrang laki pong pasasalamat ko kasi po isa po ako sa napili na tulungan po ng test po. Sobrang ano po, thank you po sa CHED, sa test po, sa UniPass po. Kasi po, sobra po niyang natutulungan yung pag-aaral ko sa family ko po. Kasi po hindi na po ako humihingi ng, imbis na pambili na lang po namin ng pagkain, tinatago po nila para pambili po ng pagkain na imbis na po na pampaload ko. Nabibigyan niya po ng parang lakas po upang magpatuloy sa pag-aaral ko. Na hindi po sukatan yung kahirapan ko para hindi matupad yung pangarap. Ayon naman kay CHED Chairperson Dr. Prospero De Vera III, ay susuportahan nila ang mga estudyanteng beneficiaries hanggang matapos ang kanilang pag-aaral, ngunit hanggang sa Duterte administration na lamang. So yung mga beneficiary natin, hindi lang dito, sa buong Pilipinas, demand, dahil kayo ang naapektuhan nito, demand that they commit. Number two, elect candidates that have a track record on education. Kasi iba yung magkukumit, baka magkalimutan yan pagkatapos ng eleksyon. So we must make sure that free higher ed is implemented correctly para lahat ng nakikinabang, pag biglang binawi ng gobyerno yan, magwawala lahat yan. I don't think any politician would want to destroy a program where there are real beneficiaries. Diyos, ingay kaming pisa sandalan, servisyo publiko, ingay kaming paulagan. Manibat Keti, King Pampanga. Leslie Widem, humahataw! Pagkain, trivia, inaabangan, kultura, at iba pang makikita, Patikim Probinsya! Alam niyo ba na bukod sa magandang pagkakitaan ang pagtatanim ng dragon fruit, may malaking benepisyo rin ito sa ating katawan? Alamin ang health benefits nito sa ating patikim. Nauso ngayon ang farming o pagtatanim upang may makain at mapagkakitaan ngayong pandemya. Kabilang sa madalas na itinatanim ay itong prutas na may kaakit-akit na kulay at kakaibang hugis, ang dragon fruit. Bukod sa maganda at kakaibang itsura nito, alam niyo ba na ang dragon fruit ay may maraming health benefits? Sagana ito sa vitamin C na kailangan ng ating katawan upang huwag agad mahawaan ng sakit. Mababa ang cholesterol content nito na nakatutulong upang mapanatiling malusog ang puso. At mayaman din ito sa fiber na may malaking nagagawa para sa tiyan. Saubay Bohol, isang farm ang naging pasyalan ng marami dahil sa mga pananim at bunga nitong dragon fruit, ang The Fascination Farm. Bukod sa nakaka-relax ang lugar, pwede rin matuto rito ng pagtatanim ng dragon fruit at farming. Ginoong among gisaligan, pagpangalagad sa katawhan ng ihatagan og bili, Gladys Tuwabi, humahataw! Thank you.
isang lolang nakulong dahil sa pagkakamaling nagawa ang napasaya sa pagdalaw ng mga volunteer ng members Church of God International sa isang lock-up jail sa Rizal. Nabigyang kasiyahan din ang kapwa niya mga PDL o mga persons deprived of liberty sa karamihan ay hindi pa nadadalaw na mga kaanak mula ng magka-pandemya. Narito ang report ni Jenica Cruz. Bahagi na ng kultura ng Pinoy ang konsepto ng extended family at ang pagtulong sa mga kamag-anak. Tulad ni Lola Josefina, 63 years old, isang person deprived of liberty o PDL. Bata pa lang daw siya nang simulang magpaaral ng mga pamangkin. Tinulungan ko yung pamilya ko sa ganung gawain, pero hindi po matagal. Hanggang sa nasangkot siya sa illegal drug trade, dahilan upang siya ay makulong. Masakit po talaga, pero tinatanggap ko po yung pagkakamali ko, pagkakasala ko. Bago pa man magpandemya, bihira daw kung dumalaw ang kanyang pamilya. Hindi ko matanggap, pero okay lang po kasi nakaraos ako kahit paano, kahit hindi po ako nadadalaw. Bihira lang po ako madalaw eh. Mahirap po sa katulad kong matanda na yung nandito. Sa edad ko 64, dito na po ako nag-birthday kahapon. Dahil hindi niya maaaring i-celebrate ang kaarawan, kapiling ang mga mahal sa buhay, dinalhan na lang ng Members Church of God International ng regalo si Lola Josefina. At syempre, dahil birthday ni Lola, kasama sa sorpresa ang inmates ng Rizal Lock-up Jail. Isang masarap na almusal ang hatid ng MCGI para sa kanila. Bukod sa pagkain, ay napagkalooban din sila ng grocery items at ilang pang personal needs mula naman sa free store. Samantala, bukod sa material gifts, ay mas na-appreciate ni Robby, isa sa mga PDL sa nasabing piitan, ang spiritual benefits na hatid ng MCGI. Bali, malaking tulong nga po yung nagagawa ng Church of God International na hindi lang po sa magbibigay ng pagkain sa katawan ko, siyempre po, na-encourage din po kami sa spiritual na gawain, maging matulungan sa kapwa. Mula sa Rizal, Jenica Cruz, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Salamat sa Panginoon Gladys sa pagkakataong makagawa ng mabuti sa ating mga kababayan na nasa loob ng kulungan ng mga tao. At syempre, alam ko it's Friday, Gladys, marami kang mga suki na babatiin. Oh, Lele, idagdag ko rin dito sa Cebu, dito sa Central Visayas ay syempre tuloy-tuloy rin ang ating free store, MCGI free store at feeding program para sa ating mga kababayan na nangangailangan. At yun nga, dahil Friday, pwedeng bumati. Happy, happy birthday sa aking high school friend, Rachel Alayakyak. At syempre, happy IYC and happy Thanksgiving sa MCGI Youth. Lalaine? At syempre, mga kababayan, inaayahan po namin kayo na dumalo gabi-gabi sa ating pong Bible Exposition. Yan ay sa lahat ng mga ang dating daan ng social media accounts. At ang pasimula naman po ng ating mass indoctrination, yan ay gaganapin sa August 2. Mga kasambahay, kung mayroon po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account. At i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel.
Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Subaybayan din ang 24/7 live streaming ng mga programa ng UNTV sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa amin namang ibabahagi mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Lucas, Kapitulo 16, Versikulo 10. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang hindi matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ikasyam sa buwan ng Hulyo 2021. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, ako po si Gladys Tuwabi. Mula naman po rito sa City of Love, ang Iloilo City, ako naman po si Lalaine Moreno. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po.